pinagkakatiwalaan ng mas maraming Pilipino, ABS-CBN News and Current Affairs, panig sa katotohanan, panig sa bayan. Sa itsura, sa tindi, sa dating, hindi mapagkakaman ng Pinoy si Maestro Bob Shrew. Pero sa pagkumpas ng kanyang baton, mahirap itanggi kung sino at nasaan ang kanyang puso. Sino nga ba si Bob Schroeder? I am Filipino. I can explain it in 1, 2, 3 hours. I am a Filipino. That's it. Paano niya isinasakatuparan ang pagiging Pilipino? Putting together Filipino-Americans that all shared the love for symphony orchestra music. Anong klase siyang musikero? Hindi siya mechanical. Hindi siya yung nagbabasa lang ng notes, pero nararamdaman ang music. Pinoy na Pinoy kung ituring ang sarili, pero mistisong bangus kung tawagin. Si Bob Shrewder ang nasa likod ng kaisa-isang Filipino-American Symphony Orchestra. Sa kumpas ng kanyang baton, na rin daw umuwi sa Pilipinas ang mga Pinoy na nakikipagsapalaran sa Amerika. Pakinggan ang musika ni Maestro Bob Shrewder na nagbubuklod sa ating mga kababayang nangingibang bansa. Anong naramdaman mo, Bob, nung first time na you let down your baton at Pilipino? Iba yung feel eh, pagkain pare-pareho kayo Filipino for some reason. Are you one of those children in search of a father? I was, yes. Oh. Suot ang kanyang barong, punong-puno ng sigla ang bawat kumpas ni Bob ng baton sa mga kantang sariling ating. Ganon din ang orkestra, mga miyembro ng choir at panauhing singers sa konsyerto. Nakahahawa ang kapaligiran. Sa nakabibinging palakpakan ng mga nanonood, tila simpleng taunang selebrasyon lamang ng Pasko ang handog ng Filipino-American Symphony Orchestra o FASO. Ang na pagtanggap at pagpapahalaga ng mga naroon sa orchestra ay hindi maikakaila. Labing tatlong buwan pa lang ang FASO. Pero hindi na pahuhuli ang tugtog nito sa mas matagal at bihasa ng orkestra. Ang aming napanood sa Pasadena Civic Auditorium ay ang ikalawa na pala nitong pagtatanghal. Some of these people haven't been playing for years. But when they're together, they sound fabulous and comparable na. Kung nagahalo ang papuri at paghanga sa FASO, yun ay dahil kakaiba ang pinanggagalingan nito. Puro volunteers ang 60 miyembro ng orkestra. Wala pang 10 ang profesional na musikero. Ang karamihan ay mga estudyante. 95% ng orkestra ay Filipino-American. Kahit sabihin pang may blue passport ka, Filipino-American, Filipino ka pa rin. Eh, hindi ka pwedeng tatawagin Amerikano. Laging kakabit mo yung Pilipino. Kahit yung balat nga na iba yung kulay eh. Pero yung pagka-Pilipino, kakabit lagi yun. Eh. Tito Andy, Texo. Ang FASO raw ang katuparan ng pangarap ni Bob Shrewder, ang musical director at conductor ng nag-iisang Filipino-American Symphony Orchestra. Pero hindi raw tungkol sa musika lang ang FASO.
Mas malaking misyon ang may... We have to take it very, very seriously, ang pagka-Pilipino natin. Isa sa mga laban namin yan ay yung pagka-Pilipino natin, ikip natin. Bago siya nag-asawa sa stepmother ko, sinabi niya, I have a son in the Philippines. And one of these days, he will knock at my door. And when that happened, I will have a room available for my son in this house. When my mother met my dad, nagtatrabaho sa US military facility ang mother ko eh. She was a cook sa Sangley Point sa Cavite. Uh-oh. That's where they met. Uh-oh. And then that time, alam mo naman yung mga racial discrimination dito sa Amerika, and ganoon din when I was born sa Pilipinas, yung my uncle was here in the US. So maraming iba-ibang istorya, i-discourage my mom pag pumunta ka sa Amerika, mga puti yan i-discourage ka, i-discriminate ka, kawawa ka lang doon, ganun-ganun. My mom was so young then, sabi ng mother ko, dito muna kami. Anak si Bob ng sundalong Amerikano na nadistino sa Sangley Point. Hindi nakasalang kanyang mga magulang. Pagbalik dito sa Amerika, and then he went out sa service na. So, everything changed, nagbago niya yung buhay niya hanggang sa he met someone, nakapag-asawa na rin dito sa Amerika. Mm-hmm. Hanggang sa ganun, nalimutan na. Wala kaming contact. Wala man ang ama, lumaki si Bob na busog sa pagmamahal. Ang kasama niya pirmi, mami niya, maraming nag-aalaga dyan eh. Oh. Una-una, nanay ko, tatay ko, lola niya. Oh, mahal yan. Maganda naman ang kabuhayan ng mother ko, miski pa paano, yung gano'n. Yeah, we're average, gano'n. So, kaya meron doon mga laro, mga magaganda na gano'n. Pag nakikita ko yung mga kapitbahay, misa yung mga bata na improvise yung toys nila, misan pinagpapalit ko yung laruan. Pero ang unang naaalala ni Bob sa kanyang kabataan sa Kawit, Cavite, ay ang hilig ng kanyang pamilya sa musika. From early morning sa bahay, tumutugtog na yung mga classical music. Ganun yung upbringing ko eh. It's very classical music oriented. Bukod sa magaling magluto, magaling din daw kumanta ang nanay ni Bob. Kabilang ito sa church choir at siya mismo ang nagtuturo sa mga batang kumakanta sa simbahan. Conductor naman ng Banda Magdalo ng Kawit ang lolo ni Bob. Naging miyembro raw ito ng Philippine Constabulary Band na pinadala sa San Francisco para sa Golden Gate International Exposition noong 1939 World's Fair. I still have his certificate. Bata pa ako noon, sinasama niya ako sa mga engagement ng banda, mga fiesta, mga concert. Misa nga nakaupo ako sa sila, yung ako hindi pa nakaside sa floor. I was that young. And I remember my grandfather was so amazed because kung ano yung tinutugtog nila, when we get home, I sing it. I hum the melody. Masarap na mahirap daw ang buhay mestizo kung minsan tinutukso siyang mestizong bangus. Madalas, pinagbibigyan siya dahil sa kulay ng kanyang balat. Hindi ako masyado na-apekto ng ganun. To me, I look the same as any other Filipinos. Ganun ang tingin sa akin. Hindi ko nakikita yung diferensya. Ayon yung isisigret yung sarili niya. Si Pinoy siya. Huwag niya sabi, mestizo, gano'n. Hindi siya na gusto niya. Tayo pare-pareho, gano'n. Puro lang siya pagiging foreigner niya. Pero kung magsalita siya, tsaka yung kanyang ugali, Pilipinong-Pilipino. Taga-Kawit din si UP Professor Eric Barcelo. Nag-uumpisa pa lang daw tumugtog si Bob, nakita na niya ang potential nito. Kaya lumapit sa akin kasi ako ang head ng Winds Department. Kaya para mas madali siya makapasok. Music conducting ang kinuha ni Bob sa UP Conservatory of Music at flute ang pinili niyang major sa ilalim ni Professor Barcelo. Anong nasa college kami, walang kakausap dyan eh. Bakit? Kala kasi namin foreigner nun eh. Sabi namin, meron tayong kaklaseng puti ah. Oh. Baka mahirapan tayong kausapin dyan. Yung pala taga Cavite, may punto pa. Magkaklase at magkabarkada sina Bob at Botchok sa UP. Sabay silang pumasok sa orkestra. Magkasama kami sa UP band, marching band. Tapos magkasabay kami sa Philippine Youth Orchestra. Kami yung second batch ng BYO nun. Tapos tinutur kami ni Irene Marcos yung time na yun sa Ilocos, sa Bisaya. Tapos kinuha kami ni Professor Esmilia papuntang Manila Symphony. Nahasa ng gusto si Bob sa UP at naging university scholar.
Dumagsa ang imbitasyon at sideline para tumugtog. All around siya, no? Pwede siya sa classical, no? Kasi tumutugtog siya sa orchestra, symphony orchestra. And then pwede din siya sa mga, yung mga popular music. And then sa jazz, meron din silang group na tumutugtog regularly sa hotel. Kilala na siya, no? Kasi nga, established na siya as a flutist. Sa kanyang siksik na schedule pagka-graduate, nagturo pa si Bob ng flute at chamber music sa UP. Minana rin niya ang pagiging conductor ng Magdalo Band nang magretiro ang kanyang lolo noong 1984. My career was orchestra, and then nagtuturo ako sa hapon. Uh-oh. And then sa gabi, mga recording sessions sa mga busy pelikula. Ka. Yeah, busy ka. At saka fulfilled ka noon. Yes. Mm-hmm. So wala talagang impetus to come here? Wala. Mm. Except your father? Yeah, except my father. And alam mo, pag busy ka, marami kang... Hindi mo rin iniintindi minsan. But was it in the back of your mind? Oh, of course, yeah. Oh. Every day, all the time. Pero minsan kasi parang nagiging secondary. Pwede namang wala, yung gano'n, di ba? Pero it will come to a point sa buhay mo na isipin mo, di ba? Teka muna, may tatay ako, di ba? Natuwa ang ina ni Bob nang malaman ang plano niyang hanapin ang kanyang ama. Actually, she was equally excited. Walang tinago sa akin. Alam kong history from the very beginning. Importante yun eh. Hindi mo dapat itago sa bata. The younger na ipagtapat mo, the better. Kasi mas naintindihan ng bata yun eh. They might ask a few more questions along the way, pero still, mas madaling i-feed sa bata. Isang tiyuhin ni Bob na nakabase sa Amerika at nakapagtrabaho sa isang congressman ang nagpayo na sumulat sa kanyang ama at magpadala ng litrato. Ipadala daw ito sa congressman kasama ang paliwanag ng kanyang intensyon. Pagkaraan ng 7 buwan, tumawag ang tatay ni Bob sa kanyang apartment, pero hindi sila nag-abot. Yung maid sa apartment, sabi, "Kuya, may tumawag dito, Amerikano, English na salita, tatay mo raw siya." Sabi ko, "Nag-iwan ba ng phone number?" "Oh, kuya, pag-uwi ko sa bahay, tinawagan ko agad siya." For a moment, "Hello? I don't know what to say." He doesn't know what to say. So, yung ganun lang, parang, hindi ko alam kung iiyak ako, matutuwa ako. Alam mo yun, di ba? I don't know if I'm going to call him dad or, you know. Oh, ano sabi and then, niya? "Hello, Bobby." He called me Bobby. That's how I said, "Hello, Bobby." So, I go, "Yeah." So, "I got your letter." So, sinabi niya, "I got your letter." So, sabi niya, "What do you need? What do you need from me?" What's that for? Sinabi ni Bob na gusto niyang pumunta sa Amerika para makita ang kanyang ama at mga kamag-anak nito. Natuwa si Bob sa kanyang nadinig. Bago siya nag-asawa sa stepmother ko, sinabi niya, "I have a son in the Philippines. And one of these days, he will knock my door. And when that happened, I will have a room available for my son in this house." It was very emotional. Hiningi at agad ipinadala ng kanyang ama ang lahat ng kailangang papeles para patunayan na si Bob ay kanyang anak. He sent me everything kahit yung hindi ko kailangan, pinadala niya sa akin. So I brought it to the U.S. Embassy. Uh-huh. Guess what? Pagdating ko sa U.S. Embassy, sabi sa akin, sa U.S. Embassy, "Okay, have your picture taken, fill up this form." Paglabas ko sa U.S. Embassy, may U.S. passport ako. And you know what ang advice nila sa akin? Go to Philippine Immigration if you're planning to stay in the Philippines more than 30 days. Bumilang pa si Bob ng 3 buwan bago umalis. Tinapos niya muna ang lahat ng kanyang kompromiso. Humingi siya ng sabbatical leaves sa Manila Chamber Orchestra. During the time, mga April through July na pumunta ako, I've been sending pictures. Wala pang email at that time, di ba? Mail ako ng pictures. I send my dad a barong Tagalog, yeah, for him to wear. May intention ka ba talagang manirahan na dito nung panahon na yun? No, wala pa. Because masarap naman ang buhay ko sa Manila. Tumutugtog ako. I was with the orchestra. May mga recordings sa movie industry, sa pop music and all that. But, you know, it's still something is missing because of my father. Kaya, mm-hmm. to me, mm-hmm. I have to have my life complete. I thought I'd give you a chance to get a look at me when I was standing up. Bago umalis si Bob papuntang Ohio, nagpadala ang kanyang ama ng isang videotape para magpakilala sa kanyang darating na anak. I gave him a hug at the airport. Just a quiet hug. I don't know what happened around us that time, but it's very emotional, and you know that point of time made my life complete.
So it was a big reunion pagdating ko rito. Was it an emotional reunion? It was very emotional from the airport. I have my stepsister and my dad at the airport. Ninenervous ka? Siyempre, hindi mo alam, di ba? You know, different culture, different people. Kahit na tatay ko yun, he's still a stranger kasi tagal kami hindi ka. I was 5 years old yung last time na umalis siya sa Pilipinas. Thirty-two years old na si Bob nang makarating sa Amerika. Unang kita pa lang sa ama, na-impress agad siya. Kahit masikip yung Barong Tagalog ng pinala ko, pagsalubong niya, suot-suot yung Barong Tagalog. I gave him a hug at the airport. It's just a quiet hug. I don't know what happened around us that time, but it's very emotional. And, you know, that point of time made my life complete. It's like I went back to my childhood and all that. Isang buwang tumigil si Bob sa bahay ng kanyang ama. Wala daw silang inaksayang panahon. Araw-araw mula agahan, magkasama na sila sa golf course para magkwentuhan. We tell stories, we exchange stories, and I ask a lot of questions like a little child. Yeah. Ano yung mga tinatanong mo? Paano tayo noon? Paano mo natatandaan yung last time na nagkahiwalay tayo? Yung last time na, maybe last time you kissed me or something like that? Last time you carried me? You know, I ask questions like that. So even my stepmom, who was really very nice to me, she asked, how come he asked questions like that? And my dad said, oh, of course, because, you know, he wants to know. We're catching up. Like, so maybe yesterday he was 7 years old, maybe today he was 9 years old. Parang ganon. No, it's a series of questions. Ganon. Hanggang makatch up. Naramdaman agad ni Bob ang matagal na niyang hinahanap na pagmamahal ng isang ama. And my dad will bring me to his friend's house around town. Pinapakilala ako. And sometimes he joked them, remember my son? I don't think remember. Actually, mas kamukha niya yata ako kaysa sa stepbrother ko na his only son doon sa second wife. Maganda ang naging pakitungo kay Bob ng pamilya ng kanyang ama. Pero sa umpisa, meron din daw kaunting selosan. Yung mga selosan sa mga kapatid, ganoon. Lalo na yung my brother na of all long years, siya lang yung the only son doon. Tapos here I am, the big brother. Meron ng bago. No. Although alam nila from the beginning. How did they overcome it? It's in the back of their head. They don't say it. Pero siguro nung wala ako, kino-question nila yung tatay ko, tinatanong nila yung gano'n nung sabing darating na ako, yung gano'n. Kasi nga naman, lalo na yung my younger brother, he was the only son for the longest time. And then, even though alam nila na may kapatid sila sa Pilipinas, di ba? Pero eto na, darating na, it's reality. Parang ninenervyo sila, ano to, baka mamaya. Threat. Hindi nila alam. Sa akin man, wala ako masyado expectation eh. Kaya tinatanong pala ng father ko, what was your expectation? Sabi ko, nothing. I just want to come here and see you. Kaya sinabi ko sa father ko, I need, if you can help me find the closest hotel in your town where I can stay. Sabi ng father ko, no, you're not staying in a hotel. You have a room in my house. Ay, cute! Dinala ni Bob ang kanyang musika sa Ohio. Pinatugtog daw sa kanya ng mga nakilalang kamag-anak ang pambansang awit ng Pilipinas. When I first started, they were sitting. I stopped. You have to stand. So they all stood up and I played. And you know what I gave them? Because, you know, I galing akong Pilipinas, hindi ko alam kung ano ang ibibigay sa kanila mga kamag-anak ko. Yung 5 peso, Philippine peso, doon yung balcony ni Aguinaldo. Binigyan ko sila isa-isa. This very balcony is located at Kawit, the town where I was born. Naging emotional daw ang tatay ni Bob nang marinig tumugtog ang anak. Ano sabi ng daddy mo nung tinugtugan mo siya? He was in tears, yeah. He know our family were musical in the Philippines, pero you know, and he knows I'm a flutist, professional flutist. Ba't naiyak ang daddy mo? Hindi niya ma-explain kasi ang lagi niya sinasabi na I will never forgive myself for you growing up without me around. Sinasabi niya. Pero sabi sa kanya, sabi ko, Dad, that's I'm here. I mean, I'm okay. I'm good. I'm in one piece. And at least I have a decent education. And, you know, Mom took care of me. And we always, you know, been thinking about you. And you were never done anything wrong. And I totally understand what happened. You know, things like that happens. And he really appreciated my mother also for being, you know, not feeding any negative thoughts. Ipinahiram sa amin ni Bob ang tape na ipinadala ng kanyang ama. Naging mas maliwanag sa akin ang kwento ng mag-ama.
When I was 7 years old, I found out that I was adopted. And, of course, before I went into service, my adopted parents, they both died. Nang bumalik sa Amerika at umalis sa serbisyo, hinanap daw ng tatay ni Bob ang tunay niyang mga magulang. Natuntun niya ang kanyang ina pagkatapos ng 18 taong paghahanap. Like I say, I found my mother and she, I don't know, pretty much give me the impression that, okay, you know, she knows that I'm here and left it alone at that. We didn't pursue it any farther and she never made much contact with me. And other than the fact that we knew each other existed. Show you a picture of the house. Sa tape, ilang ulit sinabi ng tatay ni Bob na alam niya ang pinagdaanan ng kanyang anak. Sa Ohio, nagbigay si Bob ng music workshop sa iba't ibang eskwelahan. Sinubukan niyang mag-apply na flutist sa iba't ibang symphony orchestra, pero nahirapan siya. Tatlo lang daw kasi ang kailangang flutist ng isang orchestra kumpara sa 10 o 12 violinists. Kwento ni Mang Rusty, inisip daw ng pamangkin niya na mag-apply sa US Navy, pero kumontra ang ama nito. Kung papasok sa Navy, ano mapapalaro niya? Navy is like a prison with pay. It's a prison with pay, sabi ng tatay niya. Huwag ka mistake dyan. Yan, yung mga Pilipino na gusto makarating ng Amerika, okay. Gusto nila makarating ng Amerika, ikaw nandito ka na. Ba't mag-US Navy ka? Kaya sinunod niya yung tatay niya. Plano na ni Bob na umuwi na sa Pilipinas at pumasyal-pasyal na lang sa US. Pero inengganyo siya ng isang tiyahin na mag-payroll clerk. Sinubukan ni Bob, nag-aral siya ng programming, nag-enjoy na rin siya sa trabaho at tumating din ang mga imbitasyon na tumugtog sa mga party at kasal. And at the same time, I joined the Musicians Union, the American Federation of Musicians. So nakakakuha na rin ako na I met more musicians sa mainstream. So mas marami ng tugtog, mas marami ng misan na tatawagan ako sa mga small-time recording lang naman, mga nagsasubstitute ko minsan. Misan sa orchestra. Na so part flute, of the flute, yung... flute. So I decided, hindi na ako uwi. Sabi ko, okay na. Sumunod kay Bob ang kanyang ina pagkaraan ng 1 taon. Pagkatapos nitong magretiro bilang chef ng isang 5-star hotel sa Pilipinas. Did they ever see each other again? No, but they were talking on the phone since I came here. But they never saw each other. I want them to see each other, but I don't want to offend my stepmother. So it's just like for, you know, for delikadesa. Hindi ko na pinagpilit. Ulila na ngayon sa magulang si Bob. I lost both my parents within 18 months period. I don't know if they're together now or maybe. Yeah, it's a period of 18 months. But at least, di ba, maganda yung nangyaring ganun. Kailangan ibahagi mo sa kanila na ito ang Pilipino, ito yung tunay na Pilipino. Kaya kailangan tama yung ipapakita mo rin sa mga bata, lalong-lalo na. What is that feeling at the deep core of being Filipino? What is it? Kasi ang pagka-Pilipino, ano yan eh, napakalalim niya, maganda yan eh. Pero ang kuminsan kasi, kita yung mga negative, yung how things are being done sa Pilipinas, yung nabalita yung mga corruption sa mga government na ganoon. Kaya minsan, hindi mo rin masisi, nahihiya yung mga kababayan natin. Pero alam mo, hindi dapat ano yun eh. Kahit saan ka naman pumunta, hindi naman 100% solid na maganda lahat eh. 1, 2, 3, 4. Dahan-dahang nagsibagong buhay sa Amerika. Nakilala at napangasawa niya si Amy. Nakapasok siya sa Warner Brothers bilang systems analyst. Sa libre niyang oras pumapasok ang musika. Hanggang dumating ang Faso noong November 2008. Nagsimula ito sa backyard ni Roger at ni Cora Oriel of the Asian Journal. I think they watched Lea Salonga perform with a 22-piece string orchestra sa Disney Hall. Tapos nakita nila yung mga kano. So, si Lito Cruz, yung isang editor-in-chief ng Asian Journal, sabi niya, pare, bakit yung kay Lea Salonga yung nag-accompanya, ba't puro Amerikano? Wala ba tayong Filipino musicians dito? Bakit hindi tayo mag-umpisa ng symphony orchestra?
we felt that with the symphony orchestra, magkakaroon tayo ng awareness sa mainstream because yun yung nangyayari sa atin eh. Because madali kasi tayong mag-integrate into mainstream because of our proficiency sa English language. We felt that with the formation of a symphony orchestra, ma-focus tayo sa limelight as a community. Nagtawag ng mga kaibigan at kakilalang musikero ang mga Oriel. Nangako sila ng suporta. Isa sa mga nakontak si Bocho. Sabi ko, mukhang mahirap yata yun dahil sabi ko, eh sige, mag-meeting na lang tayo. Tapos kinontak ko si Bob na sa Las Vegas yun. Tapos sabi ni Bob, sigurado ba sila? Kasi alam mo ng mga Pilipino, puro ano? Parang drawing. Uh-oh. Sabi ko, subukan natin eh. Wala nang mawawala. Umatin kami na. We first started, first rehearsal, 7 musicians. Yeah. Goal ko noon, pag naka 45 members, okay na, di ba? Pag kulang pa ron, madali na, marami naman akong kilala sa mainstream. Eh. Mag-umbita muna, di ba? Habang wala. Kwento ni Bob, may kakaiba siyang naramdaman sa unang rehearsal pa lang. Iba yung feel eh. Pagkain pare-pareho kayo Filipino for some reason. Lalo na pag tumugtog ng ano, yung mga romantic music. When you express. For some reason, pag ginanoon mo, pare-pareho yung interpretation eh. Yung amazing na, it's very hard to explain sa layman's word. Pero yun ang something unique with us Filipinos, yung emotion natin. Yung first rehearsal namin, it's like everyone's like, geez, we were in tune. Linggo-linggo, nadadagdagan daw ang volunteers ng orchestra. Lalo na nang maglabas ng advertisement ang Asian Journal. This was, of course, the vision of Bob, not Schroeder. And the beauty of it is people came out of the love of doing it. Matagal nang magkaibigan sina Bob at Joey. Sabi ng singer, marami ng musikerong Pinoy ang sumubok bumuo ng isang orchestra, pero walang nagtuloy. Buo ang pag-asa niya na magtatagal ang Faso. The seed, no? The seed of Faso is a love for it and a passion. Hindi pera eh. So I think there's a better chance. Some stories na, you know, they gave up on their music na because sa hirap ng buhay dito sa Amerika, you know. But this brought them back into their music lives. They would want it really to be this big, pero hindi siguro nila akalain na magiging ganito na kalaki in such a short time. Malaking break daw ang orchestra, lalo na para sa mga bata na gustong-gustong sumali sa isang tunay na symphony orchestra. Kasi dito pag nag-graduate music, medyo mahirap pumasok sa mainstream orchestra. Tulad na nangyari kay Bob. It's a good venue para makilala na marami tayong magagaling na musicians na pwede tayong makipagsabayan sa mga ibang symphony orchestra, lalo na dito sa Amerika. Pero dahil volunteers lang ang lahat, hindi raw 100% ang attendance sa mga ensayo ng Faso. Kasi may mga appointment, may tugtog na iba, yung ganon. The inaugural concert, we never had 100% attendance sa rehearsal. Ang 100% attendance namin, the concert itself. Please welcome the Filipino-American Symphony Orchestra. And pagpasok ng miyembro, nakatanda ng audience, talaga puro Pinoy, di ba? First time sa Amerika. Ani lang nung unang mag-concert. Yung iba umiiyak kasi na they felt so proud na ang ganda-ganda ng music natin. Tapos at the same time, it's a major, the Saban Theater, which is formerly the Wilshire Theater in Beverly Hills. It's a major venue as well. Kaya tuwang-tuwa sila. I was backstage. Hindi ko alam kung lumalabas na yung balahibo sa shirt ko. It's very hard to explain. It's very emotional. Eh. You know, of course, I thank God for giving this, because that's a great gift eh. We were so proud of the achievement of that first concert. Talagang, I don't know, I was almost in tears when I remember that. Kasi ang ano talaga, hindi ko na-expect. Hindi malimutan ni Joey ang unang concert ng Faso. It's just so magical.
I was very excited for Bob kasi alam ko kung gaano niya to pinangarap talaga. It was exciting for me. Well, first of all, because this is really the first time I performed my songs with an orchestra. Sabi ni Joey, higit sa magandang musika ang naituturo ni Bob sa kanyang mga nakakasalamuha. He knows how to bring out things in me that I don't even know are there. In the very first Faso concert, he assigned me to sing the prayer with Pita Vendano. And I said, Bob, that's way out of my range. And he just looked at me. So I said, why don't you ask this other girl who has an operatic voice to sing it? He says, I think I want you to sing. And I was nanginginig because I said, well, that's out of my range. Wow. That's a Celine Dion range, right? But at the end of the night, I did it. Para kay Bob, ang Faso ay hindi simpleng pagbuo lang ng orchestra. There's a lot of things behind it. Hindi lang yung basta tumugtog ka dyan eh. It's not that eh. Yun lang yung front-end instrument eh. Diba? Na ipakita mo. Pero from the backseat, mas marami ka pong kailangan gawin eh. Nakita ng maestro ang Faso bilang isang pagkakataon para ipakilala sa mga batang Filipino-Amers mga kasamahang dayuhan kung ano at sino ang tunay na Pinoy. Paalala din sa mga kababayan nating nakalilimot sa kanilang pinanggalingan. Hindi naman kami nag-iinsayo lang ng music. Eh. We talk. Nag-uusap kami tungkol sa kulturang Pilipino, tungkol sa paano namin ginagawa ito sa Pilipinas noong araw. Ang isipan, laging Amerika, maganda to. Eh, ganun. Kinakalimutan niyo yung pagka-Pilipino. Eh. Yung ina-adapt na lahat kung ano yung nandito, kahit mali minsan. Marami rin mali dito, di ba? Sabi ni Bob, isang epektibong paraan ng pagpapakilala sa tunay na Pinoy ang pagtrato ng Faso sa mga musikero. Walang orchestra dito, community orchestra, kahit professional orchestra, na pagka nag-break time kami, merienda. That's all Filipino. Yeah, that's all Filipino. And they all know, like, what's tonight's merienda? Pancit. Yung hospitality, eh. Yung uniqueness, eh. Na hindi nila makikita. So, meron kami mga mainstream musicians na tumutugtog sila sa mga maraming orchestra din, different community orchestras. Pero, lumalapit sila sa akin, lumalapit sa ibang members, sinasabi, oh, this orchestra is really something. I mean, we love, really enjoy to be part of this orchestra. Yun ang pruweba, di ba? Wala tayong kailangan sabihin, sila nagsasalita eh, di ba? Kaya sinasabi ko lang sa kanila, well, that's how we're supposed to be treated, musicians. Yun ang tamang trato sa musiko. Ang totoo niyan, yun ang tunay na Pilipino, ganun tayo eh. Nag-iiwan nga ng magandang tatak ang Faso sa mga volunteers nito. I enjoyed. It's fantastic. Why? The hospitality, and the music, and the charm. So wonderful. Everything is great. Sa sobrang tuwa ni Martin sa Faso, wala daw siyang pinalalampas na ensayo mula nung sumali siya. Ang 21 years old na si Philip, na isang Phil-Am, ay unti-unti namang nababawat sa Pinoy kahit hindi pa siya nakararating sa Pilipinas. It's fun because I get to play music back to some of my heritage. Every week we have a break time and we always have like Shopao, Pancit, or sometimes even better stuff like Kare-Kare. This gift, I think, that we can get is love. Right. Tuwang-tuwa sina Philip at Martin kay Bob dahil bukod sa magaling daw na conductor, mahusay pang makisama at hindi mayabang. Oh, he never screams at us. Na-compare nga siya nung mga kasama namin puti, yung na musician. Yung, kasi kasama ko sila sa Bali community. Mm-hmm. Ang layo nga raw dahil yung isang puti yung laging nakasimangot, sigaw ng sigaw sa members. Mm-hmm. Yung kabaliktaran raw ni Bob, laging nakatawa. Ganito. Paano niya didinisiplina ang grupo? Basta yung sasabihin lang yan yung professional way yung ganito. Pero hindi siya sumisigaw yung personal. Walang ganun. Ayon kay Mang Rusty, hindi nagbago ang kanyang pamangkin na natiling mababa ang loob, matulungin at maaalalahanin si Bob kahit nasa Amerika na.
hindi raw nito binibitawan ang Banda Magdalo bilang honorary conductor. Ngayon, ang Banda Magdalo nagkulang ng bombo, bass drum, pinadala niya. Nagkulang ng platilyo, snare, yung pompiang. Pinadala niya, kamahal-mahal niya mga gamit. Sabi ni Bob, anuman ang kanyang itinuturo at ginagawa ngayon, iyon ay pagsusukli lang sa lahat ng mga natutunan niya sa Pilipinas. And I'm really, really thankful to my mentors back in the Philippines. Lagi akong napapasama rin sa mga senior musicians na miski sa recording session, miski sa orchestra. Ngayon naman, sinishare ko sa mga tao rito, di ba? Pilipinas is home. Talagang irreplaceable yun eh. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagtangkilik sa aming programa. Para sa iba pang bahagi ng aming interview ngayong gabi, mag-logon sa protv.com. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako si Lazaro. When they said Philippines, were you shocked? Shocked and thrilled. We've never sent a woman to a big Asian post, and this is the Philippines. Say yes, we'll figure it out.